At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangatlong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Limos, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Hindi dahuli ang ina ni Erica. Nakatagbo siya. Inagaw ni Doña Milanya ang baril na guardian at pinaputukan. Subalit sumabla. Umuwing takot na takot ang matanda. Isang araw, dumalaw si Trixia sa bahay ni Lorenzo, pero hindi lumabas sa kwarto. Gustong-gusto ng mga magulang niya ang dalaga, subalit ayaw ni Renzo. Sabantala, may lihim na paghanga si Erica kay Renzo. At lagi niya itong ikukwento kay Berto. Kaya nasaktan ang binata at nagtampo kay Erica. Isang araw, naisipan ni Renzo na bigyan ng trabaho ang mga namamalimos at kasama doon si Erica. Masayang-masaya ang mga pulubi dahil kahit papano ay may trabaho sila. Isang gabi, napauwi na si Renzo at napahinto siya dahil may nakahambalang na malaking kahoy sa gitna ng kalsada at pagbaba niya sa sasakyan ay itatabisan ang kahoy ay tumambad sa harapan niya ang mga kalalakihan. Sino kayang naglagay ng malalaking kahoy dito sa daan? Makababa nga at itatabi ko para makadaan ako. Ang bigat ng mga kahoy na ito. Sana may makakadaan dito para may kasama akong magtabi ng malalaking kahoy na to. Kumusta ka na, Boss Renzo? Sino ka? Mabuti naman at natsambahan kita kagad na dumaan dito. Ngayon, sayaw sa gusto mo. Sumama ka sa amin. Huwag kayong lalapit sa akin. Huwag! Halika. Sumama ka sa akin. Mga kasama! Boss! Bitbitin siya! Boss! Sigaw! Halika! Bitawan niyo ko! Bitawan niyo ko! Wala ka nang magagawa pa. Bitawan niyo ko, sabi. Magkakapira na kami sa gabing ito. Renzo yun. Parang pinipilit siyang sinasakay sa ibang sasakyan ng mga kalalakihan yun. Si Sir Renzo nga, may masamang binabalak ang mga kalalakihan yun. Tutulungan ko siya. Gagapang ako papunta roon sa kinaroroonan nila. At pipigilan ko ang mga kalalakihan yun sa masamang balak nila sa kanya. Yan. Ayok! Malapit na ako sa kinaroroonan nila. Tamang-tama. Nakatalikod sila sa akin. Ngayon, pupukpukin ko kayo ng mga bato na inilagay ko sa tela. Itong sayo! Lumayo ka kaagad sa kanya, Sir Renzo! Lumayo ka na! Hindi! Tutulungan ka ng bugupi sa kanya! Sige, Sir Renzo! Bumalik niyo ito, hoy! Malayo na sila, Sir Renzo. Sino bang mga yun? Kilala mo ba sila? Hindi ko sila kilala.
Pero parang namumukhan ko yung isa. Parang nakita ko na siya, pero hindi ko lang matandaan. Aha, ganun ba, sir? Naku, mag-ingat ka lagi, sir. Baka sa susunod eh, kung ano ang gawin sa'yo. Oo, Erica. Salamat pala sa'yo dahil tinulungan mo ako. Kung wala ka, ewan ko kung ano nang nangyari sa akin. Salamat. Walang ano man yun, sir. Ah, tama. Naalala ko na. Tama. Bodyguard pala yun ni Trixia. Ano? Hindi kayo nagtagumpay sa pinapagawa ko sa inyo? Oo po, Senyorita Trixia. Biglang may sumulpot na babae. Pinag-ataw kami ng bato na nakabalot sa tela. Mabuti na lang walang namatay sa amin. Ano? Babae ang umataw sa inyo? Sino babae yun? Sino? Hindi namin alam yun, Senyorita. Dahil madilim sa lugar na yun. Ang mga walang hiya! Hanapin ninyo ang babaeng yun at patayin nyo para wala nang makakasagabal sa ipinapagawa ko sa inyo. Sige na, kumilos na kayo! Pero... Wala nang pero! Gawin ninyo ang pinapagawa ko sa inyo! Kundi baka kayo ang pagpapatayin ko! Sige na! Senyorita! Salamat sa pagkakaligtas mo sa akin, Erica. Kung wala ka, nagtagumpay na ang Trixia na yun sa masamang binabalak sa akin. Sino ba ang Trixia na yun, sir? Matagal nang irereto nila mama at papa sa akin yun. Pero wala akong pagtingin sa kanya. Tapos, sobrang landi pa. Ganun ba? Ang gwapo niya talaga. Kaya, pinagtangkaan siyang ipadukot ng babae dahil napagagwapo niya talaga. May sinasabi ka ba, Erica? Wala, sir. Kailangan mag-ingat ka. Baka sa susunod, magtagumpay siya sa masamang plano sa'yo. Oo, talagang mag-iingat na ako sa kanya. Gusto mo bang gawin kitang bodyguard ko? Ha? Ako? Gagawin mong bodyguard? Kwan? Oo naman. Pero, baka ayawan ako ng mga magulang mo dahil babae ako. At saka galit sila sa aming mga namamalimus eh. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Ang gusto kong malaman kung gusto mo. O ano? Gusto mo bang maging bodyguard ko? Ha? Erica? Ano sa palagay mo, Gustavo? Magkasama na kaya sila Renzo at Trixia ngayon? Oh, wala pa yung anak natin, Melania. Sa palagay ko, magkasama na nga silang dalawa. Dahil sabi nga ni Trixia, gagawin niyang lahat ng paraan para magustuhan siya ni Renzo sa ayaw at sa gusto niya. Kailangan magustuhan ang ating anak, si Trixia. Dahil mayaman din ang angka nila. Ayaw kong pipitsuging babae ang mapapangasawa ng ating anak, Gustavo. Ako rin, Melania. Guwapo ang ating anak. Nagmana sa kagwapuhan ko. Kaya kailangan na masiguro natin na mayaman ang kandi ng mapapangasawa niya. Oo, Gustavo. Sa wakas, nasuyo yata ni Trixia ang ating anak.
Ang mabuti pa eh, matulog na tayo, Melania. At hintayin na lang natin ang pagdating ng ating anak. Castelba, dumating na ang ating anak! Halika, Melania. Pumasok na tayo kagad sa ating silid. Ta magkunwari tayong wala tayong alam. Erika, bakit ngayon ka lang dumating? Saan ka ba galing? Inay, sinamahan ko po si Sir Renzo. Nag-report sa pulis. Ha? Bakit? Anong nangyari? Bakit siya nag-report sa pulis? Pinagtangkahan siya ng masama ng mga kalalakihan. Ha? Ano? Anong ginawa sa kanya ng mga kalalakihan? Eh, pinipilit siyang isakay doon sa sasakyan nila. Pero pumalag si Sir Renzo. Pero nang kinaladkad na siya, lumapit ako ng dahan-dahan at hinampas ko ng batong nakabalot sa tela ang mga lalaki. Tapos, ayun, nagtakbuhan na sila at nagpunta kami kaagad sa pulis at inireport niya ang nangyari. At malamang sa oras na ito ay hinuli na nila ang mga kalalakihang yon. Pagkapati yung nag-utos sa kanila, huhuliin na rin nila. Ay, naku anak, baka gantihan ka ng mga kalalakihang sinasabi mo. Sana, hindi ka na nakialam. Hindi pwedeng pabayaan ko na lang nagawa ng masama si Sir Renzo, inay. Erika, anak, kinakabahan ako. Baka bigla na lamang tayong lusubin ng mga kalalakihang yon. Huwag kayong mag-alala, inay. Palagay ko, hindi niya ako nakilala dahil madilim sa lugar na yon. Ay, anak. Ano kaya kung huwag ka munang lumabas? Eh, baka makilala ka eh. Dito ka na lang kaya muna sa bahay. Ako na lang ang lalabas. Delikado, inay. Baka matyamban din kayo ni Doña Melania. Eh, iiwasan ko na lang siya. Sige, mag-ingat kayo, inay. Walang awa ang mag-asawang yun. At galit sa ating mga namamalimos. Ay, sana. Masubukan rin nila ang magiging namamalimos. Sana nga po, inay, para maramdaman din nila kung gaano kahirap ang buhay ng isang pulubi. O ano, Mari? Nagsakumbay ka ba sa plano mo? Napaibig mo na ba si Renzo? Anong napaibig ang sinasabi mo dyan? Minalas nga ako eh. Ha? Minamalas ka? Naku, Mari, anong nangyari? Bakit mo sinabing minalas ka? Nang kinaladkad siya para dukutin ng mga tauhan ko, biglang may naghambalo sa kanila na nakabalot ng tela. Nagbagsakan sila. Bigo ako sa plano ko. Ano? Anong nanghambalo? Sino nanghambalo sa kanila? Sino? Hindi raw nila nakilala dahil madilim sa lugar na yon. Ano ka ba? Ay, ano? Nako, sino kayang tumulong sa kanya? Sino, Mari? Hindi ko nga alam eh. Wala akong alam. Wala talaga. Ay, kung ganon, wala ka nang magagawa dyan, Mari. Hindi ako titigil na gagawa ng paraan para mapasa akin ang Renzo na yon. Ha? Huh? Okay, okay. Kung kailangan mong tulong ko, sabihin mo lang, ha? At ako'y nakahandang umalali sa inyo anumang oras.
Pwedeng hindi ka magtagumpay sa inyong pangarap. Hindi pwede yun. Dapat magtagumpay ka. Ha? May pulis? Ano kayang kailangan ng mga yan? Oo nga. Pulis? Ay nako, bakit kaya? Riksa Dilarama! Pulis kami! May reklamo laban sa'yo! Kaya sumama ka ng matiwasay! Oh, dahil may hindi ako nagustuhan sa mga ginawa niya. Huh? Ano po yun, senyora? Naku po, patawarin po ninyo kami. Huwag niyo sana kami ang tanggalin sa trabaho. Talagang tatanggalin ko kayo kung mauulit na naman ang hindi ko gusto. Eh, senyora, ano ba yung nagawa naming kasalanan? Hindi ba? Kabilin-bilinan ko sa inyo na huwag na huwag kayong magpapapasok ng pulubi dito sa food chain. Bakit ninyo sila hinayaang makapasok dito, ha? Eh, senyora, inabi po namin sa gwardiya nang makakakita kami ng pumasok na namamalimos. Kaya lang, talagang marami sila. Kaya nakapasok sila at humingi sila ng mga tirang pagkain dahil gutom na raw sila. At binigyan nyo rin sila, hindi ba? Opo, senyora. Eh, dahil naawa nga kami sa kanila. Ah, ganun pala. Naawa kayo sa kanila. Pero hindi kayo naawa sa sarili ninyo. Dahil tatanggalin ko kayo sa trabaho ninyo. Ay, senyora, naku, huwag po. Magugutom ang pamilya namin. Pag wala na kaming trabaho. Ah, sige. Para wala naman kayong masabi sa akin. Bibigyan ko pa kayo ng isa pang pagkakataon. Pero kapag naulit pa ang nangyari, tatanggalin ko kayong lahat. Naintindihan na niya? Opo, senyora. Plano ko kay Renzo. Hinuli ako ng pulis. Oh, humanda ka, Renzo. Kapag nakalabas ako dito, itutuloy ko ang plano ko. Sa ayaw at sa gusto mo, magiging akin ka! Po, Sir Renzo. Aalis na po kami. Maraming salamat po dahil dinagdagan po ninyo ang aming sweldo. Wala nga naman yan. Alam ko kung gaano kahirap ang trabaho ninyo. Kaya dinagdagan ko na. Kaya lang, sana pagbutihin nyo pa. Opo, Sir. Asahan nyo po. Lalo po naming pagbubutihin ang aming trabaho. Mabuti naman kung ganun. Oh, sige, umalis na kayo para makapamili na kayo ng mga kakailangan ninyo sa inyong mga pamilya. Ah, sige po, Sir. Alis na po kami. Masayang-masaya yung mga tauhan ko. Ang sarap ng pakiramdam kapag nakakatulong ka sa kapwa.
Ah, mabuti pa. Pupunta na ako doon sa sasakyan. Nandoon na si Erica. Hinihintay niya ako. Renzo! Hindi ka na makakapalag ngayon! Oh, Trisha! Magtagumpay na kaya si Trixia sa kanyang binabalak kay Renzo. Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Limos, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Myra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.